Ang probinsya kasi, Kuya Mark, eh, lalo na yung mga college students, di ba, uso yan, boarding house, di ba? So, pwede pala yung takasan ng gano'n na, halimbawa ako, 10 months ako hindi nagbayad, tapos verbal lang yung aming agreement. Pwede kong sabihin na, eh, wala, wala yung kasunduanan. Verbal lang yun eh. Oo, nakasulatan. Paano mo kakasuhan? Ang word na ginamit ng batas, unenforceable. Iba kasi ang unenforceable sa valid or void contract. Ang valid contract, it is consistent with the law. Valid contract. Void contract, ibig sabihin, it's void from the very beginning. It is as if it has no force and effect. Yun ang void contract. Pag unenforceable contract, it may be valid. Kasi nagkasundo kayo, it may be valid. But it is unenforceable in court. Pag magdemandahan kayo, hindi mo pwede sabihin na may agreement kayong ganyan kasi it is unenforceable pag hindi in writing and in public instrument. Pag real property ang pinag-uusapan.